Isang sanggol isinilang sa atin, tatawagin siyang Diyos na makapangyarihan. At puspos ng biyaya ang lahat ng tao sa lupa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong mag-alay, magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Naghahanda tayo para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng kanyang pagsilang. Ihanda natin ang ating mga puso. Katulad ni Zacarias at Elizabeth, tanggapin natin ang mabuting balita ng Panginoon upang ang kapayapaan, kagalakan at biyaya ng Diyos ay manahan sa ating mga puso. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, tayo'y humingi ng tawad sa Diyos. Aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos,
Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Tayo pong lahat, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos at Kalina. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel
ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalataya na siya'y ina ng Diyos ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay, sa mababang loob, siyaong gabay, at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas niyo ang paningin. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo
ng banal na tipan. Pagsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alina o Emmanuel, at tubusin ang Israel na mimikhati siyang lubos, hinihintay anak ng Diyos, magdiwang na Emmanuel ay darating, O Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth, at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sa kanila. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarya sanang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya." Subalit wala isa man lang sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit.
at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ikawalong araw ng ating simbang gabi at natapat, Biyernes, araw ng Quiapo, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At gaya ng sabi ko, ikawalong araw ng ating simbang gabi, yung nakakawalong araw nga, itaas ang kamay at pumalakpak ng malakas. Isa na lang, baka dyan pa kayo magmintis, no? Isa na lang ang ating pagnonobena para sa Pasko. At napakaganda na bago natin makaharap ang banal na pamilya na si Jesus, Maria at Jose, ibinibigay sa atin ng isa pang pamilya, isa pang mag-anak, si Zacarias, si Elizabeth at si Juan. At dito sa atin sa Quiapo, espesyal lang pong Nazareno at espesyal din ang kanyang pinsan, ang ating patron din dito sa simbahan, si San Juan Bautista, na siya ring ating pintakasi dito sa Quiapo. Kaya palakpakan din natin si San Juan Bautista. Ang kanyang kapanganakan, ang huling hudyat bago ang kapanganakan ni Jesus Nazareno. At dahil nagsisimba kayo araw-araw, nasusundan ninyo ang kwento. Alam nyo, kung pwede lang bumaba ako para mabigyan ko ng test yung mga nakapagsimba araw-araw para malaman ko talaga, no? Pero mahirap, no? Pero alam natin ang kwento na bago ipanganak si San Juan Bautista, ang kanyang ama, si Zacarias, nagpakita rin ang anghel Gabriel sa kanya. At nang sinabi ni Gabriel na magkakaanak sila ni Elizabeth, bagamat sila'y matanda na, nag-alinlangan si Zacarias. Kaya't pinatahimik siya ng anghel. Pinatahimik siya ng Diyos. Siyam na buwan, hindi nakapagsalita si Zacarias. Kaya-kaya natin yun? Baka ngayong isang oras lang sa misa, hindi na tayo makapagpigil na hindi makapagsalita. Hindi tayo makapagpigil tumingin sa ating cellphone. Yan daw ang makabagong pagsasalita. Text ka pa rin ng text. No? Siyam na buwan kaya kakayanin natin yun? Tumahimik si Zacarias. At ngayon narinig natin, sa wakas, nakapagsalita siya. Tayong mga Pilipino, meron tayong katagang bukam bibig. Bukam bibig. No? Diba? Subukan mong gulatin ang isang tao. Doon mo malalaman ano yung bukam bibig niya. May mga ibang tao, nakakatuwa, nakakatawa, pero may ibang taong kakaiba ang bukam bibig. Diba? Subukan mong kung may mga magugulatin dito, gulatin mo, ano yung lumalabas sa bibig? Diba sa atin, diba? Kung ano-anong lumalabas, ano ang bukam bibig mo? Maganda ba? Maanghang ba? O mapakla ang bukam bibig mo? Si Zacarias, ang bukam bibig niya, purihin ng Diyos. Kaya kanina, nung kumakanta tayo ng papuri sa Diyos, sabi ko sa inyo, tayong lahat, lakasan natin, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat sana, ang isang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, ang bukam bibig,
hindi pagmumura, ambok ang bibig, hindi mga masasakit na salita, kung hindi papuri sa Diyos. Sabihin nga natin, purihin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang naniniwala na sila'y pagpapalain ng Panginoon, hindi lang sa Paskong ito, kundi lalo na sa darating na taon, iparinig natin sa mahal na Senyor ang ating malakas na palakpak. Ayan, narinig na niya ati ako. Pero ano pang kailangan nating gawin para tunay na maranasan at matanggap ang pagpapala ng Diyos? Ano ba ang tunay na pagmumulan ng papuri sa Diyos? Madaling sabihing purihin ng Diyos, Viva Jesus Nazareno. Pero ano ang talagang makapagbibigay biyaya sa ating pagpupuri sa Diyos? Kailangang manahimik ni Zacarias dahil mali siya ng pinapakinggan. Kaya siya pinatahimik ng Diyos. Kaya minsan tayo rin pinatatahimik ng Diyos. Nagkakasakit tayo, may pagsubok tayong pinagdaraanan, pinapatahimik ka ng mga pagkakataon. Di ba, pag marami kang problema, natutulala ka na lang, napapatahimik ka na lang pag marami kang iniisip. Bakit? Ang unang pagkakamali ni Zacarias, nakinig lang siya sa sarili niya. Nung sinabihan na siya ng anghel, magkakaanak ka, sasagutin na ng Diyos ang dasal mo, nag-alinlangan pa rin si Zacarias. At saan nang galing yung alinlangan na yun? Sa sarili niya. Siguro, sinasabi nung sarili niya, matanda ka na. Hindi totoo yan. Hindi mo kaya yan. Imposible yan. Mga kapatid, ingat daw tayo kapag laging sarili lang natin ang pinapakinggan natin. Pag laging ang sinasaalang-alang natin, sarili natin. Kaya di ba minsan yun ang sinasabi natin sa mga tao eh. Unawain nyo naman ako, mainit ang ulo ko ngayon. Wala akong bonus ngayon, hindi ako nanalo sa raffle ngayon. Laging gusto natin pakinggan ang sarili natin. Yung nararamdaman natin minsan, yan ang sumisigaw sa atin. Opo, lahat tayo may problema. Lahat tayo may pinagdaraanan. Pero kailangan bang ang pakinggan lang natin ang sarili natin? Kaya pinatahimik si Zacarias para matutunan niya ang tamang pakikinig. Ano pa yung ikalawang pagkakamali? Muntik na. Sabi sa Ebanghelyo, nung nanganak si Elizabeth, ayun, dumami ang mga tao, ang mga usisero, ang mga kapitbahay. Siyempre, nanganak yung matanda, kaya lahat nagpuntahan. At ano ang sabi ng mga tao? Sabi nila, uy, ang swerte naman ng mag-anak na ito, ng mag-asawang ito. Ano sabi kay Elizabeth? Oh, Zacarias ang ipangalan mo, ha? Ano sabi ni Elizabeth? Hindi. Juan. Ayan, umandar na ang mga chismosa. Juan? Bakit Juan? Kasi kadalasan noong panahon na yon, ipinapangalan sa ama o sa kamag-anak ang bata ng intriga pa. Mga sulsul. Mga intrigera. Kaya lumapit sila kay Zacarias. Siguro, kung bibigyan natin palabok ang Ebanghelyo, sabihin na, Zacarias, oh, yung asawa mo, Juan daw. Ginagatungan pa. Siguro, yung Juan ang talagang tatay, hindi ikaw. Ayan na, umaandar na. Di ba minsan sa atin, kaya tayo nagkakagulo? Kaya
Kaya tayo lalong nalilito. Ang pinapakinggan natin, hindi lang ang sarili natin, mas binibigyan timbang pa natin ang sinasabi ng ibang tao. Lagi kahapon po ay nagkasal ako, sabi ko doon sa ikakasal, ang una niyong pakinggan, ang una niyong lapitan, tanungin ang Diyos, huwag kung sino-sino. Kasi kung sino-sino kakausapin mo, alam niyo, tawag ko sa ibang mga tao, parang mga kalabaw. Alam niyo ba paano raw ang ingay ng kalabaw? Unga. Di ba? Unga. Yun ang kalabaw eh. May mga taong parang kalabaw. Pag sinabi mong, uy, itong kasama natin ito eh. Pasaway ito eh. Ano sabihin ng isa? Unga. Unga. Itong si Kumari, mukhang tingin ko, meron tong ibang sinasamahan eh. Hindi to tapat kay Kumpare. Unga. Unga. Marami sa atin yung mga unga eh. Oo nga. Kaya naman ikaw, lalo kang nagagalit, lalo kang nalilito, lalo kang naliligaw ng landas. Ang ikalawang aral na gustong ipakilala kay Zacarias, ipaalam sa kanya, huwag ka lang makinig lagi sa sarili mo at huwag ka rin laging makikinig sa iba. Makamapahamak ka lang. Kaya minsan titingnan natin, anong sabi ng nakakarami? Kahit mali, kasi sabi ng marami, doon na tayo. Kaya minsan, kahit sa social media, ilan na ba yung likes ko? Ilan na ba yung followers ko? Malungkot ka pag konti lang ang tumatangkilik sa'yo. Ang nagiging sukatan natin, ibang tao. Kung gusto raw natin ng tunay na pagpapala, hindi sarili, hindi ibang tao. Kaya nga, anong sabi ni Elizabeth at ni Zacarias? Juan ang kanyang pangalan. Bakit? Sino nagsabi ng Juan? Yung anghel ng Diyos. Salita ng Diyos. Ang pinakinggan nila, ang sinunod nila, salita ng Diyos. Kaya nga't dumating si Juan, ang tagapaganda ni Jesus Nazareno. Ang ibig sabihin ng Juan, ang Diyos ay mapagbigay. Kaya ngayong paghahanda natin sa Kapaskuhan, mga kapatid, pag tayo'y nananalangin, hayaan natin kausapin tayo ng Diyos. Sa sandaling ito, anong mas matimbang sa puso mo? Yung sinasabi mo? Yung sinasabi ng iba? Ng mga kalabaw? Na unga ng unga? O yung sinasabi ng Diyos? Naniniwala po ako ngayon sa sandaling ito, sa pagsasakripisyon niyong magsimbang gabi, ngayong araw ng ating debosyon, may gustong sabihin sa atin si Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto, nagbabasa din ng Biblia. Pero hindi lang basta binabasa ang Biblia. Hinahayaan ang salita ng Diyos, ang manuot at manahan at maggabay sa kanilang buhay. Pag nangyari daw po yun, darating ang tunay na pagpapala. Pag nangyari daw yun, salita ng Diyos ang nasa puso natin, may saysay ang pagsabi nating purihin ang Panginoon, Viva Jesus Nazareno, dahil nanggagaling yun, hindi lang sa bibig natin, hindi lang yung salita natin, kung hindi higit sa lahat, salita ng Diyos. Anong gustong sabihin sa iyo ngayon ni Jesus Nazareno bago magpasko? Magpatawad ka na? Humingi ka na ng tawad?
maging daan ka ng pagkakasundo ng mga kasamahan mo, ng mga kasama mo sa bahay, sa inyong organisasyon. Tumulong ka, magsabi ka na ng totoo, magsisi ka, sumunod ka. Natitiyak ko bawat isa sa atin may gustong sabihin si Jesus Nazareno. At yun ang huling hudyat. Katulad ng kapanganakan ni Juan Bautista, ang tinig ng Diyos, ang tinig ng salita ng Diyos na nagkatawang tao, yun din ang magaganap sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang salita na nagkatawang tao. Kayo ang salita na magbibigay liwanag, pag-asa, kagalingan at kalakasan sa amin. Narito po kami sa inyong paanan. Ang ilan po sa amin, napapagod na, nalilito dahil maraming mga ingay sa loob at paligid namin. Naguguluhan po kami minsan sapagkat hindi namin alam kung saan kami babaling, anong aming pipiliin, anong aming gagawin. Kaya't hindi tuloy namin matanggap ng lubos ang pagpapalang nais mong ibigay sa amin. Kaya't narito po kami ngayon sa iyo, bumabaling sa iyo, tumitingala sa iyo, sapagkat ang kailangan naming marinig, ang kailangan naming tanggapin, ang kailangan naming sundin ay ang iyong salita. Kaya't tulungan niyo po kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang papalapit ang ating pinakahihintay, dumulog tayo sa ating Ama upang tulungan niya tayong panatilihin ang ating mga pusong matagal nating sinikap ihanda para sa kanyang pagdating. Ang ating tugon, Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mo, Ama, ang kalooban naming iyong simbang sabik sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Panatilihin mong nag-aalab ang pusong mapagbigay na iyong kaloob sa lahat ng mga lingkod-bayan habang kanilang tinutupad ang kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Itinataas namin sa iyo, O Diyos, ang mga pasaning dala-dala namin ngayon, mga pasaning nagdudulot ng kapangawalan ng aming mga puso. Panatilihin mo kami sa iyong piling sa kabila ng aming mga pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Yakapin mo sa iyong walang hanggang pakikinig ang mga yumao naming umaasang humimlay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo ang aming mga puso. Diyos naming Ama, panatilihin mo ang aming mga pusong nasasabik sa pagdating ng iyong anak. Siyang aming pag-asa at galak. Si Kristo na aming Panginoon. Amen.
Pagsiupo muna ang lahat. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritung Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Buhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amen.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, ni Zacarias, Elizabeth, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang at pag-ibig natin ngayon tawagin ng ating Ama sa langit. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, at ngayon, sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kani-kanino kami nakikinig. Kung hindi kami tumatahimik upang lubos na mapakinggan ng iyong salita, Panginoon. Linisin niyo po kami.
Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Pagwasak dito ng katawan. Tumuhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, ang kordero ng Diyos na gaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak. Ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta niyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, ang mga tumutulong po sa pagpapagawa, paglinis at ayos ng ating simbahan. Paghahanda po ito sa ating kapistahan at deklarasyon bilang pambansang dambana. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pangayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At salamat din po sa mga offerors sa ating simbang gabi ngayon mula sa Barangay 388, Zone 39, Chairwoman Sylvia Laksamana, ang ating Ministry of the Word, Ministry of the Blessed Sacrament, Mr. and Mrs. William Lee and family. Palakpakan po natin sila. Salamat po. At kanina nakita niyo po na anunsyo yung ating Nazareno Medallion para sa mga deboto. Abangan niyo po, kundi bukas sa Linggo, atin din ilalabas ang opisyal din na imahe dahil po tayo pambansang dambana, nangangailangan na magkaroon din ho ng isang imahe ng Nazareno na galing sa simbahan. Kaya tamang-tama po sa darating na Pasko at nalalapit na pista, kundi po bukas yan sa Linggo ay magkakaroon din, ilalabas natin ang ating imahe ng Poong Nazareno na pwede niyong iuwi sa inyong bahay na galing po mismo dito sa ating simbahan, Dambana sa Quiapo. Salamat po sa inyong tulong at pagdasal natin maging maayos ang Pasko at lalo tigit maging mabiyaya ang ating kapistahan at ang ating buhay dahil nakikinig tayo higit sa lahat sa salita ng Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Bye.